Alright guys, musta? It's been a while. Been 2 weeks na hindi ako nagawa ng video. Anong balita sa inyo? Alam ko nag-aabang last video about sa mga hugot. Kasi sa isang channel ko po yun, no? Yung Dave's Vlog. Ayun, sa mga adventure naman yun, yung mga hiking, camping, din ko gagawin, no? As much as possible, yung mga pabebe. Alright, ngayon, para ako na tayo ulit. Hindi tayo kalabas kasi alam nyo naman, meron tayong 1-month-old na baby. Mag-1-month-old siya ng August 3. Ayun, so masayang buhay ninyo. Anyways, pagkita ko sa inyo, buksan ko yung aking arm score na hindi ko na ang tag dun, na hindi ko na siya ninilinisan. Ayan, so ito siya. Ito yung arm score ko. Makita niyo bakit mahaba dito eh. Ito po ay extended lang po siya. Alright. So buksan ko lang po yung arm score natin. Extended lang po siya na para nasa sunshade. Alright. So extra po to para sa akin dito, nilagay ko siya para sa scoop camera. Pero maghanap ako ng isang scoop camera na dito ko ilalagay yung camera sa gilid para hindi sa gabal dito. Kasi iba yung accuracy pag nakarap dito yung camera at yung mismong mata ko. Yung mata ko yung ginagamit ko para sa accuracy. Alright. Ito yung aking arm score na wala siya namang bala. Right, so mga bago po dyan, I invite you to subscribe to our channel, A Rifle Hobbies Philippines. Ito po si A Rifle Hobbies. Tinatawagin lang ako sa school. A Rifle Hobbies, musta na? Ito siya, stainless steel na kasahan. Right. Malakas siya kasi naka-power up. Walang namang bala, walang namang hangin. Okay, safety natin. So stainless steel, panakita nyo, pag ginaganon ko siya, lumalabas yung stainless. Diba? Astig. Ayan. Ito yung gusto, ko yung pagawa eh. Ayan. Sa mga projects ko. Ayan. Diba? Tapos ito, mahaba siya. Kaya madali lang ikasa yung pellet pusher natin. Itong tawag dito is pellet pusher. Ayan. Meron siyang single na o-ring dito sa pellet pusher niya. Ayan. Sa lagayan ng pellet. Ang lock na naman. Tapos buksan natin. Ganyan natin anong laman nito. Okay. So, ito pala ay yung bat niya ay gawa sa sarali. Kaya tuwa ako sa kaibigan ko, yung kanyang kahoy. Sabi ko sa kanya, maganda yung ano ba niyan, hubs niya. Sabi niya, oo. Kaso marami siyang ano, marami siyang crack. Pero, ginawa ko ng paraan. Tandaan ko lang dito sa ano, sa arm score, isa sa mga nagandaan ko dito yung meron siyang locker washer. Okay, i-zoom ako mamaya. Tapos ito niya, stainless din. Okay. Tapos kalasin natin. Yung kanyang scope is center point. Dito nakalagay. Center point na 416x40. Kaya ayos sa malayuan. Hindi naman siya original talaga. China din siya, pero alam mo yun, magagamit niya siya sa ano. Oops, ayaw ah. Ayaw niyo. Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Alam. Ayaw ko matanggal. Siguro dahil ito sa tagal na. Ayun! Tanggal na siya. Yehey! So, ito ay binili ko yung ano ba siya? Male adapter para sa PCP. Kaya lalagyan ko siya ng 25 pounds kung kaya. Siyempre, huwag yung gawin to. Ito ay sa akin lang, ano. Makapag-produce ng 7 shots. Mas makapal yung crossman ko dito, yung tank niya. Pero ito is seamless tube. Ito seamless din. Hindi siya tubo lang. Kaya ayos. Kaya itatry ko to pagdating ng pump ko. Ayan. So, ito siya. So, close up ko lang para na natin. As wala siyang lamang bala, wala siyang lamang hangin. Wala siyang lamang hangin, wala siyang lamang bala. Ito yung kanyang kulata. Okay. So, close up ko lang. Ayan guys, so ito yung kanyang trigger na ginawa ng kaibigan ko, si Michael. So, may butas pa dyan. Stainless yan. Ito, papagawa ko sana eh. Kasi ito yung made of aluminum, makita nyo.
Hindi naman siya T6, no? Kita nyo, nag-crack na. Okay, back din. So, ito stainless din. Okay, ito stainless. Tapos, ito, yung brass. Yun, brass siya. Oops, so pag brass to, makapal siya na brass, guys, ha. Hindi siya yung manipis. Siguro yung kapal niya nasa 1/4. 1/4 yung kapal niya. Tapos, ito stainless. Tapos, tinuhog to. Kaya matibay. Ito nakahinang. Ito, ayan. Advice dyan sa mga veterans. Pag nilagyan ko pa to ng hangin using this male adapter ng PCP, pagbili ako ng tank, ano kaya mangyayari, no? 25 pump or 10 pump muna, tapos isushoot ko, no? So yun lang, kasi nakahinang siya, hindi siya welded, parang ano siya, ano, aluminum na hinang. Ayan. Tapos ano pa, so ito yung laman niya, kaya makita nyo marami, even though nakapowerize siya, pwede siya makapag-produce ng, man, 20 shots. Kasi ito yung normal. Pakita ko sa inyo, ha. Ito yung normal ng arms core. Okay. 7 shots yung power up. Naka-power up siya. Power rise. Tapos nagdadag pa ako ng another. Ganito kalaki siya. Dito. Diba? Kung 7 plus 7, 14. Diba? Tapos plus pa dito. 7 pala ganito. 21, 20. Yun. Tama. 20 shots. Tapos yung kanyang ito, matigas siya na barrel, 6 grooves. 6 grooves siya. Yung makikita nyo. Sabi ko nga, ang kagandahan dito kasi ito. Stainless steel din pinagawa ko siya. Tapos meron siyang lock. Okay. Ito, ayan. Washer. Lock washer. Ayan. So, ito yung part ng air gun ko. Yung arms core. Kaya, sentimental value kasi marami na kayo pinagdaanan na ito. Mabigat lang siya. Pero ayos. Ito yung kanyang kulata. Kaya, ano natin. Ito yung kanyang kulata. Ayan. Ginawa ko siya. Back, I think last year. May video ako nito. Hindi siya, I think, gawa sa sungay ng Carabao. Tapat foam. Tulad lang sa tiksay. Sa antagon? Manlapat. May butas dito. Ayan. So, ito siya. Diba? Tapos ito, para sa tripod, mag-hunt ako. Ito siya is trigger guard. Ayan. So much yun lang. Ito ay gawa ni Sir Rafi Ortigas. Ayan. So, aluminum siya. T6. Ayan. Ito naman, bili ko kay Rolly Aureliana. Ay. So, bili ko siya to. Back in 2 years ago. Yeah. 3,500 plus. Ito naman, nili ko lang to sa online. Parang extended siya. Para na, maglagay ko dito ng ano. Ito naman, bili ko sa online para mag, tawag doon, maglagay ako dito ng scope camera. Okay, tapos ito, may extra ako kasi sabi ko sa iba, dito ko na muna nilagay. Ayun. So far, okay naman siya. Pwede siya pang plinking. Yeah, pwedeng gamitin. Yun yung aking arms core. Modified stainless steel na may brass. Na kayang mag-shoot ng 20 shots kasi naka-power up. Yun guys, yun lang laman niya. Yung arms core ko, ito yung arms core ko since ilang taon na ba siya? Mahaba-haba na rin yung pinagdaanan namin. Kaya guys, yun, mahaba-haba na yung pinagdaanan namin. Kaya guys, if meron kayo dyang magbebenta siya ng arms core, nakabili nyo na. Of course, Bingham. Kasi siyempre, darating din pa. Ito yung mga collector's item. Kaya ko yung pamamana nyo sa mga anak nyo. Ayan. Lalagay natin. Babalik na natin siya. Okay. Ito naman, binili ko sa Lazada yung ano ba ito? Mga terminologies minsan pag nakakalimutan ko. Eh, comment nyo lang ako anong tawag dito. Spoilers. Eh, nag-iarga hindi alam. Wala akong pakialam sa inyo. Joke lang yan, ha? Okay, lagay na natin. Ito gagamitin ko to pag sorry kay Sir Martichano Kadagat, yun. Sorry hindi ako nakapunta ng Saturday Sunday. Magandang promotion sana kaso may meeting kami sa gawain tapos yung baby hindi ko maiwan. Baka pag-uwi ko dito yung mga airgun ko kasama ng mga damit ko sa labas na. Kaya, yun.
Ayan, lagay natin. Yay! Magnetic siya kaya. Ayan, tapos ito. Magandaan ko lang kasi madali siyang i-set up. Ayan, nakalock lang. Ayan. Diba? Yan na! This is the R-Score .22 rifle. Yun. Ito yung gagamitin ko pag competition ng CO2. Kaya sana, dun sana, ng last, itong last week, pupunta sa ano ako sa competition. Kaso sabi ko nga, priority first, family first. Kaya kayo, advice ko sa inyo guys, siguro mga next videos natin, yung gagawin natin is para siyang short film about airgun. Mga 4 rules, gawin natin short film yun. Advice nyo guys, priority nyo muna pag nag-aaral kayo, mag-aaral kayo. Okay? Pag magtrabaho kayo, trabaho kayo na maayos. Pag may familia kayo, family first. Yung erga, andito lang siya, yung family. Okay? Yung family is andyan yan. Mahalaga yan. Huwag nyong prioritize yung erga sa family nyo. Kasi ito, andito lang siya, ang haba ng buhay natin, dito mawawala. Pag yung pamilya natin, isa lang. Pag mawala yung pamilya natin, ako. Kaya, yun. Pag hindi kayo full-time na hunter, huwag nyo sabihin na hindi na ako hunter. Eh, yun lang yun. Okay. Nasa puso yun, guys. Nakalimutan ko eh, baka makalimutan ko. Ayun, si Zap Deathclaw, sabi niya sa akin, ayun, just want to say hi kay Subdet Closer. Hindi ako nakapag ano sa yung barate kasi alam niyo busy sa buhay. Pero yung channel niya, ayun, yung about mga tiksay at gumagawa niya ng airgun, yung mga most na nagtatanong, dun ko pinapasa sa kanya, may benta siya. Actually, may benta siyang PCP ngayon. Ayun, so, tayo sa channel niya. Tapos si Junjun Geneva, hi sa'yo bro. Joshua Toledo, yung kaibigan ko, mayroon siyang channel na Joshua Toledo, about daily vlog to, about school life, yun. So, Joshua, ayun, para sa ito. Sabay tayo sa Saturday. Ayun, so, for now, yun lang muna. Yeah, sana, sayang yung competition, pero hindi ako nang sanayin, kasi okay lang, preparation, next pa naman, may future pa. And, alam nyo, may darating, right? May darating akong airgun. I think kundi itong week, next week, ayun, matapos si Sir Junicio. Yan, sponsored yun ng ating kaibigan, mga kaibigan natin na nag-sponsor para patulungan ako mag-build yung airgun. Yeah, so we are so lucky. Yun lang, focus on the things that you are improving. Tama ba yung English ko? Doon ka masaya, doon ka mag-focus, doon harsh things, doon force things, no? Na para magkaroon ka nun. Kasi masaya kasi ginagawa kung may taong magbibigay at mag-sponsor sa'yo. Yun lang. Basta alam nila na pamilya muna. Masaya tayo sa ginagawa natin. Ito yung mga plano sa buhay. May taong panahon. Bata pa naman tayo. Bata nang mamadali. Right? So yun lang. Sorry. Just want to apologize sa mga subscribers natin or sa mga bagong pumunta sa channel natin na hindi ako makapag-subscribe agad. Guys, sorry sa inyo. Alam nyo naman, sa mga sulit na taga-subaybay natin, meron pa tayong baby, angel. Kailangan kong pagtunan ng pansin. Kaya hindi ako nakagawa ng video ng dalawang linggo. Dahil doon. Ayun. Ito, rush up lang siya. Tapos, balik na naman ulit sa kanila. This is my arm score. .22 a rifle. Ito yung grabe. Solid. For una nito, yung history nito, itong airgun lang. Tapos, pinalita ako ng stainless steel ng mga parts dito. After noon, at ito na pagbili ko, mayroon na siyang extended. Tapos noon, pinagyan ko pa ng extended sa baba. Munti ko na mabenta, tapos hindi na naman. Tapos kaya matagal yung pinagsama na, sabi ko, okay. So I would probably use this para sa future hunting. The same time sa mga anak ko rin. Alright. Tapos, ano ba? Hindi siya maganda pag sa hunting. Promise! Okay, being honest sa inyo, hindi siya maganda sa hunting kasi sa planking okay lang siya. Ambush okay siya. Pag naglalakad ka, naku, mabigat to. Kaya mga naka-tripod, naka-ambush ka lang. Problema ko lang is mahaba siya.
kay mahaba siya. Pag sa ambush ka, pag ito ka lang yung ano mo, di ba, mahirap. Gawin ko tong, plano ako na gawin ko tong hanggang dito. Gawin ko siyang bullpup. Yun, mga plano ko. Kaya yung advice ko sa mga nag-hunting, maganda pag mag-gaan siya. Hindi man sobrang gaan na papuno. Pero karantaman lang yung gaan na hindi ka mapapagod. Yun yung advice ko sa mag-hunting. Ano pa? Think. Ayun, so, kaya lalabas yung aking hammer type. Actually, bigyan kayo ng hint, hammer type na stain. Kasi fan ako ng stainless steel, man. Sir Junicio, thank you so much. Stainless steel na hammer type na gawa ni Sir Junicio. Tapos ito, naka-shrouded din. DBB barrel, yun kasi yun yung budget natin. Naka-shrouded siya ng T6 stainless steel receiver. Ah, makikita nyo yung pagdating. Pero ito muna yung ating arm score. Ayun. I want to focusing on hunting. Kasi if I'm going to post hunting dito sa YouTube channel ko, siguro after a month, wala na ako ng trabaho. Diba? Kailangan natin i-feed yung family natin. Kasi wala pa akong formal na information about bawal. Kasi nagsabi sa akin, bawal mag-hunting pag sa lugar na nilagay ng DNR na bawal doon. Example, protected area yung bundok na yun. Bawal ka mag-hunt doon. But sa hindi naman protected area, pwede daw. Pero, hindi pa yun, legit yun. Kasi kailangan ko munang i-check yun. Kasi sabi sa, isa ko sa internet, lahat ng mga species sa Pilipinas ay bawal i-hunt. Kaya yun, hindi muna. More tayo sa plinking, more tayo sa education. Paano mag-sight, paano gamit ng scope. Yun, paano sa competition, more tayo dun. Pakita ng mga iba't ibang klaseng airgun, prices ng airgun, mga ganon. Pero sa hunting, guys, kung nasa Indonesia ako o sa ibang bansa, men, pwede ako mag-upload ng hindi yung, ano ha, yung parang itik. Yung mag-upload ako ng pato, quail, yung mga hindi ako masisitan diyan, DNR. Talagang yung rabbit, di ba? Deer, tapos iba't iba pa. Kaso, we are here in the Philippines, so ano lang muna, yun lang. So, okay, proposal muna tayo ng airgun, ganun lang. Okay. As far, kasi hindi ako pwedeng mag-hunting din na matagal, di ba? Nakaka-relate kayo niyan, kasi pag may trabaho kayo, may pamilya kayo, di ba? Malit pa yung mga anak ninyo. Kaya, ayun, so far, yun lang muna. At least, hopefully, nalilibang kayo. So far, marami tayong mga viewers na nalibang. Guys, hello, hello sa inyo, kumusta kayo? Na-miss ko kayo. Pasensya, hindi muna ako mag- tayo na naka-reply sa Facebook, sa Messenger, alam mo yun. But sooner or later, gagawin natin yun. Pero yun lang, so simula tayo pagdating ng aking PCP. Pagdating ng PCP, ayun, so mag-inapan tayo, Hana, mag-sponsor ng pub para nakompleto na. Kasi may nag-sponsor na ng airgun na PCP. Siyempre, nag-donate din, nagbigay ako doon, nagbigay din ako. Kaya yung isang sahod ko, binigay ko doon. Tapos yung the rest, sponsor na ni tatay, ang kapatid ko, ayun, ni papa. So thank you so much. So yun lang, yeah, excited ako. Kaya sabi ni Sir Junicio by this week daw, Monday to Friday, mayroong update na good news sa akin. Baka matapos na. Kaya, ayun. So, yung price, hindi ko pwedeng i-reveal kasi siya yung kukontakin ninyo para doon. Meron din si Subdet ko, gumagawa niya ng PCP. Next project ko, si Subdet ko, papagawa ako sa kanya. Kung may budget, at alam mo na akong capable sa budget, pagawa din ako sa kanya. Tapos ilalagay natin sa background yung mga iba't ibang klase ng PCP. Ayun, sabi ko nga yung update doon sa Crossman, hindi ko pa na-check kung ano, kasi may bayad, tapos hindi naman hindi pa nakapag-contact, no? Sabi ko nga, for keep siya and for sale, hindi ko binamadali. Kasi pag hindi siya ibibenta, pwede ko siya gamitin, pwede ko siya ipamana sa mga anak ko. Kasi mayroon akong 4 kids, kaya, ayun. Guys, thank you so much for watching, and thank you sa pagsubaybay. 6, mag-6 o'clock na, no? So, saing, tapos, you need to wash the dishes. Yung mga ganun, typical. Kahit barako tayo, ganito tayo. And Sagani, thanks sa pag-usap natin, Sagani. Right, nag-usap tayo last time. Alam mo na yun, yung nag-usapan natin sa Facebook. Thank you sa advice mo. Ay nako, kaloka yung mga ginagawa niyo sa buhay. Anyways guys, thank you so much. And have a peaceful, wonderful evening. And see you soon. This is Dave Lopez and thanks for the love. Subscribe kayo guys para dumami-tumami tayo. Right. Maraming adventure. Bata pa tayo guys. Maraming adventure. Huwag tayo sa ibang lugar. Hopefully makapag-approve tayo. Thank you so much. And yung boses ko. Peace out. Love you.